So welcome nga guys para sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Pag-usapan nga natin ngayon para sa video natin ay ito nga si DeMar DeRozan dahil may bago na namang balita sa kanya about nga sa kanyang upcoming free agency dahil na-interview nga siya sa isang podcast. At sinabi niya nga na sa punto daw ng kanyang karir ngayon, ang kanyang priority nga daw ay manalo na. Dahil sa mga nakaraang season daw ay nagkaroon na siya or kumita na siya ng maraming pera. At ngayon ay hindi niya na nga yung pinapriority dahil gusto niya na nga manalo ng championship. Diba nga't ayan din yung report na lumabas tong nakaraan na willing nga siyang maliit lang yung kanyang kontrata basta sa team nga siya na may chance siyang manalo ng championship. At hindi pa nga yan natapos dahil itong si DeMar DeRozan ay natanong nga about sa posibilidad na maglaro nga sa kanyang hometown. Dahil itong si DeMar DeRozan ay nanggaling nga sa Compton, California at malapit nga yon sa Los Angeles. At ang naging sagot nga nito ni DeMar DeRozan sa tanong na yan ay sinabi niya na hindi mo nga daw pwede tanungin ng isang bata na kung gusto niyang maglaro sa kanyang hometown at sasabihin niyang hindi. Especially daw, lalo na kung gusto nga siya ng team na yon. At sinabi niya, why not nga daw at magandang opportunity nga daw ito. So mukha nga itong si DeMar DeRozan sa mga sagot niya sa interview ito ay desidido na umuwi sa kanyang hometown at maglaro. Pero hindi lang naman Los Angeles Lakers ang hometown team doon dahil nandun din ang Los Angeles Clippers at sinabi nga rin na may interest itong Los Angeles Clippers na kunin itong si DeMar DeRozan. Dahil lang nga rin syempre na willing na bawasan ang sahod na ito ni DeMar DeRozan para lang makapaglaro sa isang team na magko-compete nga para sa NBA Championship. Pero sa tingin ko nga ang Los Angeles Lakers ay may advantage diyan dahil di ba sinabi nga na balak nga ni Kyle Lowry at ni DeMar DeRozan na mag-team up sa Los Angeles Lakers at magkaroon nga silang dalawa ng reunion. Pero ang latest report nga dito kay Kyle Lowry na 25 to 30 million nga ang balak na kontrata niyang hingin sa mga NBA teams na interesado sa kanya. At ang Los Angeles Lakers ay hindi nga afford na bigyan siya ng ganong kalaking pera. So ngayon nga ay nagmumukhang si DeMar DeRozan na lang ang tatargetin ng Los Angeles Lakers kayong free agency. At ngayon ay titingnan nga natin kung itong si DeMar DeRozan ba ay papayag na maliit lang ang kanyang kontrata, ang kanyang salary para lang makapag-compete sa isang championship. At para nga sa ating next balita, may naganap na nga ang trade for the first time ngayong offseason na ito. Dahil itong ang Memphis Grizzlies at ng New Orleans Pelicans ay may ginawang trade. Dahil ito ang si Jonas Valanciunas ng Memphis Grizzlies at ang 2021 number 17 at 51 pick ay ibibigay nga ng Memphis Grizzlies sa New Orleans Pelicans kapalit nga neto na Steven Adams ni Eric Bledsoe ang number 10 at number 40 pick ngayong taon na ito at 2022 first round pick na nanggaling nga sa Los Angeles Lakers. So ayun nga ang first official trade natin na naganap ngayong offseason ito. At ito nga ay move ng New Orleans Pelicans para nga magkaroon sila ng cap space. At alam nyo ba, balak nga nilang kunin si Kyle Lowry para nga i-guide ang kanilang mga batang player. Kailangan nga daw nila ng veteran point guard para gabayan ang kanilang mga young player na sila Brandon Ingram, Zion Williamson at iba pang mga bata nila doon. So yun nga guys ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat nga sa inyong panonood. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you not subscribe, syempre mag-subscribe ko na dahil everyday meron tayong NBA updates. At kung gusto nyo pang ma-update naman sa mga ibang balitang NBA, i-click nyo lang ang ating mga video dyan. So yun lamang. See you guys next video. Bye!